Bakit nga ba walang Mercury Drugstore sa loob ng mga SM Malls? Siguro naman nagtataka ka rin kung bakit walang Mercury Drugstore sa loob ng mga SM Malls. Ano nga ba ang storya patungkol rito? Tara, pag-usapan natin yan. What's up mga kaibigan? This is Celso TV again at sa episode na ito ay tatalakayin natin kung bakit nga ba walang Mercury Drugstore sa mga SM Malls. At kung bago ka lang sa akin channel ay huwag kalimutang i-subscribe, i-like, i-share ang iyong napanood at huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa aking lalabas na videos. Tara, simulan na natin! Ang Mercury Drugstore ay magmamayari ni Mariano Ke. At ang unang Mercury Drugstore ay tinatag sa Bangbang Street, Manila taong March 1, 1945. Mabilis itong tinangkilik ng karamihan dahil mas mura ang kanilang tindang gamot kumpara sa ibang pharmacy. Ang ikalawang branch naman nito ay itinayo sa Ayala Center, Makati taong 1963. At sa taong 1965, naipatayo na nila ang Mercury Drugstore Gising 24 Horas sa Quiapo, Manila sa Plaza Miranda. Samantalang si Henry C. naman ay nagpatayo ng tindahan na tinatawag namang Shoemart noong 1958. Nang lumago ang kanyang negosyo ay naglagay na rin siya ng mga damit at pinalitan na niya ang pangalan ng SM Department Store. Sa paglago ng kanyang negosyo ay dito na naitayo ang unang mall ng SM. Ito ay makikita sa Quezon City. Ito ang SM North EDSA taong 1985. Kaya naman taong 2008, hinirang si Henry C. ng pinakamayamang tao sa Pilipinas. At as of 2021, mayroon na silang 76 malls sa buong bansa. Samantalang, ang Mercury Drugstore naman ay mayroon ng 1,300 branches na makikita sa buong bansa rin. Kaya napansin ng mga karamihan kung bakit walang Mercury Drugstore sa loob ng SM Malls. At dito na nga lumabas ang haka-haka o chismis na pagtaboy umano kay Henry C. ni Mariano Ke. Tanging mga kasagot lamang ng isyong ito ay ang kanyang mga anak. Teka, balikan muna natin ang mga taon na pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang nanay at tatay ni Henry C. ay mayroon na talagang sari-sari store o tindahan sa Quiapo, Manila. Dito rin niya sinimulan ang kanyang maliit na negosyong pagbibenta ng mga sapatos. Taong 1958, naitayo na ang Shoemart sa Quiapo, Manila at naging successful ito at di na kailangan pang maglako kung saan-saan. At sa taong ding yun, wala pang Mercury Drugstore sa Quiapo, Manila dahil taong 1965, nagbukas o naglunsad ang branch ng Mercury Drugstore sa Quiapo, Manila. Kaya naman, malabong mangyari ang haka-haka na pagtaboy umano ni Mariano Ke kay Henry C. Mismo ang anak ni Henry C. na si Teresita C. Coson na si Mariano Ke at Henry C. ay magkaibigan at nagre-respetuhan sa kanika nilang mga negosyo. Dagdag pa ni Teresita na kaya walang Mercury Drugstore sa mga SM Malls dahil hindi sila nagkakasundo sa presyo at magrenta. Kaya naman sa taong 2002, dinala ng SM Prime Holdings sa Pinas ang Watsons. Kaya naman, kapansin-pansin na ang Watsons ang makikita kapag tayo pupunta sa mga SM Malls. Ang Watsons ngayon ay mayroon na ring 900 branches sa buong bansa. Naway ang videong ito ay nagbigay linaw sa inyong lahat na hindi magkagalit ang Mercury Drugstore at ang SM Malls. Lagi nating iisipin na ang negosyong ito ay naging parte na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. At yan ang istorya ng dalawang negosyong ating kinalakhan. Naway may natutunan ka sa ating tinalakay. Siya nga pala kaibigan, may fanpage din tayo. I-search lamang sa Facebook ang Ngayon Alam Ko Na. At syempre, huwag kalimutang i-like, i-follow ang ating munting page. Salamat kaibigan! Shoutout nga para tayo sa mga taong lubos na tumatangkilik sa ating channel na sina Nurse TV, Edmar Kaandoy, Dexter Larcon, Catalina Avinado, G. Lumagbas, Ate Marichian Lumagbas, Tim Traga, Chona Aler, Russell Torren,
Christian Ace Reyes, Gretchen Basero, Ana May Perez, at marami pang iba. Maraming salamat sa inyo, kaibigan. So paano yan, kaibigan? Hanggang dito na lang. Keep safe, everyone. At kita-kits tayo sa next kong i-upload na video. Maraming salamat. Bye-bye.